Ayun! Magsalita ka naman dyan! Ayun! Sabihin ko lang sa inyo yung totoo tayo, bana. Hmm. Iba talaga yung, ano, yung itong klaseng pagkaluto doon sa dati kong natikman. Gagawa po tayo ng Thailand cucumber salad para po sa ating crispy pata para mamaya hindi tayo maumay sa ating kinakain na kami. So ipapakita ko sa inyo paano gagawin ang cucumber salad a la Grace. Hihiwain lang po siya ng maninipis na ganyan. Napaka-healthy po ito. Pwedeng ito lang ang kainin ninyo kung kayo ay nagda-diet. So, ito na yung ating cucumber. Iniwan natin siya na malinipis. So, umaya natin siya lalagyan ng dressing kasi pripritohin muna natin yung ating crispy pata. So, ito na ang ating pripritong crispy pata. Kagabi pinalambot ko na ito ng almost 2 hours ko siyang pinalambot kasi gusto ko malambot na malambot siya. Nilagyan ko siya, nung pinapalambot ko siya, nilagyan ko siya ng bawang, sibuyas, laurel, paminta, buong paminta at saka asin para mabango ang ating crispy pata habang niluluto natin siya at malalasahan natin yung lasang mga ricado na inilagay natin. So pinalambot po siya ng almost 2 hours, 1 hour and 45 minutes yata na pinalambot. Ito na siya ngayon, so iprito natin siya. So habang piniprito natin yung ating pata, gagawa tayo ng dressing ng ating cucumber salad. Una, ang ating lemon. Kakatasin natin siya. Ganitong klase ng lemon ang aking ginagamit kasi mas mabango siya sa salad pag ganitong lemon ang aking gagamitin. Honey. Ang cute ng honey. So maglalagay tayo ng dalawang kutsarang honey. Yung sili na ating hinagtad. Nasa sa inyo po yan, kung gusto nyo ng may sili o gusto nyo ng walang sili, yung mga hindi mahilig sa maanghang, ang paminta natin. Ang ating pangpaalat. Kasi tatlong cucumber lang yun, so maglalagay lang ako ng tatlong spoon lang nito. Actually, 5 ml to so half spoon siguro or isang spoon. Gagawin kong 4. Then, olive oil. Kaya napaka-healthy po niyan. Olive oil ay nalagay natin. 2 5 ml. So, 2 kutsara siya. Kayo na lang po ang mag-adjust ng timpla nyo kasi
magkakaiba naman tayo ng timpla, so yung timpla na lang ninyo ang sundo. Hindi ko muna siya bubuksan kasi baka puputok siya. So ang gagawin ko, ang tip ko sa inyo pag nagpiprito kayo ng ganito, papatayin nyo muna yung kalan. And leave it for 2 minutes at least bago nyo balik ka rin. So habang patay na yung apoy niya, humumpa na po yung galit ng mantika, pwede na natin siyang balik ka rin. Dahan-dahan lang po tayo. Ito po. So nakita nyo ang ganda ng kulay niya. So lulutuin natin itong balik ka rin. Palalakasin ulit yung apoy, malakas na malakas. Tatakpan natin. Siguro 5 minutes na lang yan, luto na.